O mga nag-ano, para doon sa kaibigan ko na nagtanong kung paano ba ang mag-live sa YouTube. Especially yung mga hindi pa na monetize, no? Yung may mga above 100 pa lang or 100 pa lang ang subscribers. Anyway, may bagong update sa YouTube ngayon. So, pwede na tayong mag-live kahit na 50 pa lang yung ating subscribers. Isama na rin natin itong updates na ito, mga lalabs. Kung ano ang bagong update ng YouTube ngayon. So, meron siyang tatlong updates. New subscribers reports. New research. At saka yung live stream restriction. So, ito, itatackle na rin natin. Isama na rin natin ito sa tutorial natin today. Okay. So, ang requirements ng YouTube ngayon para makapag-live ka is 50 lang, at least 50 subscribers. Wala kang restrictions, no? Walang live streaming restrictions na naranasan within 3 months, no? Or 90 days. Verify your channel. So sa tingin ko, ito yung mga naging problema nitong mga bagong YouTuber ngayon. Especially yung mga dumulog sa akin na nagtatanong bakit hindi daw sila makalive. So kailangan nyo yan, yung channel verification, no, yung two steps verification. Okay, so kung i-click natin to, yung channel verification, ayan, may video dyan na itinuturo. So hindi ko ito mabuksan, baka ma-restrict tayo ni, ano, ni YouTube. Ayan. Pupunta lang kayo, guys, no? Pupunta lang kayo sa may sa search, no? Sandali. Ito open natin, sasaglitin natin. Ayan, loading lang. On YouTube, so you can get more features like custom thumbnails, youtube.com/verify. Ayan. So ayan, mga langga, no? Pupunta lang kayo dyan sa YouTube nyo. Tapos lang kayo dyan, mag-type ng, sa search tab, mag-type lang kayo dyan ng youtube.com/verify. Para makapagsimula na kayo mag-verify ng inyong account. So, may mga steps yan. No, that this verification is different. Ang mga monetized na kasi, mga langga, ay may check na yan. So, ibig sabihin yan ay verified na. No, yung mga wala pa, pag wala pa kayong check, especially yung mga hindi pa monetized, maliliit pa lang yung mga bahay o yung subscriber counts. Ayan, so kailangan natin yan i-verify para makapag... go live tayo sa YouTube. So ayan, pagka na-click mo na yung verify, may ano sa'yo dito, may mag-appear ganito. I-select mo lang yung option mo dito kung alin. So ako, preferred ko dito na lang sa text message, no, para ipadala sa'yo yung verification code. Tapos meron yan siyang phone number. Ibibigay mo dyan yung legit na phone number mo, na yung sa cellphone na lagi mong ginagamit. So very important yan, kasi dyan lahat mag-notify yan, yung mga emails at saka yung mga verification code kapag ka nag-login ka sa ibang mga device, no, dyan sa cellphone mo na yan. So yan ang naging problema nyo, yung mga bago, hindi pa na-verify ang inyong account, kaya hindi pa kayo makapag-go live sa YouTube. Meron yan na YouTube tutorial, so panoorin nyo yan, ha. Advice ko na lang sa inyo na panoorin nyo itong sa YouTube kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, ay i-search nyo lang yan, no? How to verify your account on YouTube. Mag-a-appear yan siya, no? Para makapag na kayo, para makapag go live na kayo. Okay? So, yung dati 1,000, ngayon 50 na lang. Walang restriction. Kailangan naka-verify yung account. Tapos, enable live streaming. So, click natin. Yan natin kung ano features. You need to have no live streaming. Okay. So, yun lang. Go to YouTube. From the top right. Click create. Ito na yun kung paano mag-live. Ayan. So, madali lang naman ito. Kapag napunta ka sa YouTube, open mo yung channel mo. Punta ka sa YouTube. Tapos sa taas, meron ka doon makikita na live. Yung ganitong icon.
Kung natapos mo na yung ano yung pag-verify, so mag-aantay ka pa rin no ng 24 hours na ma-enable yung ano mo yung live stream mo. So hindi ka kagad maka-live stream sa susunod na araw ka pa, kumbaga bine-verify ka pa lang. Okay? So sa restrictions naman mga langga, I'm sure tapos na tayo dito sa may paano magano, paano mag mag-live stream, no, kahit na 50 pa lang ang iyong subscribers. Ngayon, meron naman akong isang kaibigan nagtatanong ano ba yung mga restrictions and policy yung bago. Sa latest update ng YouTube sa March 2023 update, naglabas sila ng updates na ang live streaming under our existing firearms policy. No, ayan, ayan. Lahat ng channel na magla-live stream na nakikitaan ng mga pag-display ng mga baril or may katabi ka dyan na may hawak-hawak na baril, let's say kahit siguro mga toy gun o mga laruan, wag na, no? Or transporting a firearm may temporarily or permanently lost their ability to live stream. Okay. So may ano yan mga langga, ha? Meron yung mga iba't ibang categories ng live stream. Sa katulad natin, stationary, nasa bahay, pangat program, kantahan, live stream din yan. Ang live stream, pwede ka rin mag-live na nasa labas ka. Habang naglalakad ka, ay nire-record mo yung live stream mo or pinapakita mo yung event na naka-live. So live stream din yan. So halimbawa, may mga pinuntahan kayong mga gandang lugar at naka-live stream ka. So pinapakita mo yung mga gandang mga views. So live stream din yan. Okay. So ano-ano pa ba bukod sa firearms? So, i-check natin yung mga restrictions mga langga, ha? Kasi very important ito dahil karamihan sa inyo nagugulat kayo na take down lang agad yung live stream nyo. Hindi nyo alam na meron na pala kayong mga restrictions na nilabag, no? So ang sabi ng YouTube, para avoid restrictions on YouTube live streaming, ito pa napaalala na naman dito yung bagong update niya yung sa mobile. So natackle ko na yan kanina. Okay, so your channel is live streaming ability may be temporary or permanently turned off for various reasons. If your account has been restricted from live streaming, you're prohibited from using another channel to live stream on YouTube. So hindi ka pwedeng umakyat-akyat niyan sa mga live ng iba kapag ikaw ay may restriction yung ano mo, yung main channel mo, no? Ayan, this restriction applies for as long as it remains active on your account. Violation of this restriction is considered circumvention under our terms of service. May be result in termination of your account. So ayan, malinaw yun mga langga. So ano-ano yun? Number one, ano ang mga pinoprohibit kapag ikaw ay mag-live? So your channel gets community guidelines, strike or a live stream was take down under our policy. Yan, marami yan. May mga nagugulat, bigla na lang tinake down yung kanilang mga live. Hindi nila nakita yung ano doon, yung kanilang mga na-violate, no? Ayan, ito na yun, ha. Yung live stream mo daw, ito copyrighted live stream ito. Your live stream matches another copyrighted live broadcast. Okay. So kung halimbawa yung naka-live stream ka tapos sa likod mo ay ano, ha, yung nakikita doon sa video mo yung live telecast ng kung ano mga palabas diyan sa TV or yung mga sports na alam mo na yung copyrighted, nanonood ka ng boxing diyan, ha, sa nagla-live ka tapos nasa likod mo yung live boxing, so ano yan, i-take down bigla yan. Or di kaya nanonood ka kay ano, kay Batang Quiapo. So take down din 'yan mga langga, no? Napakahigpit pa naman ng ano ng company nila 'yan. Yung ano nila, network nila. Okay, ano pa? Your live stream features minors. Ayun, may mga bata. 'Yan.
nakikitaan na naman ng mga bata yung live stream mo or it's kahit sa video mga langga, no, kapag ka not for kids ang ating content ay dapat yan ay walang mga bata diyan under na hindi walang kasama, no. Ito nakalagay dito, to better protect minors on YouTube, we don't allow children under age of 13 to live stream unless they are visibly accompanied by an adult. So meron akong isang kaibigan niya na napagkamalan siyang bata ng YouTube. So pwede mo naman yun i-appeal, no, para maayos yung problema. Kasi ang baby face yan, maliit, may sibuhok. So akala ay minor siya. Pero siya yun, habang naka-live siya, bigla na lang tinake down yung live. Kasi nga, ito na, pinadala na siya ng email na ano siya, yung child, sa child policy siya. Okay, patuloy tayo. Channels not in compliance with this policy may temporarily or permanently lose their ability to live stream. So yan sa mga bata, yan mga langga, ha. So dito, for channels that have a significant number of videos with features disabled. Okay, yung features disabled, ano yan? Sa pag-click natin to. Ayan, so hindi na not necessary. Okay, alisin natin yan. Live streaming functionality may also be disabled. Okay. I-check daw kapag i-check if your channel has any strikes and whether you currently have access to live streaming. So lagi din natin 'yan titignan. Okay? If you suggest that your live streaming content that violates our community guidelines, we may age restrict the content, remove it, or turn off your channel's ability to go live. Ang meron yan yung ano, yung sa suggestion ba, meron din yan din. So wag natin yan i-fill up. We don't allow live stream, show someone holding. Ito yung pinaka-importante niyang updates ng mga langga. Holding or transporting or handling or transporting firearms. Ayan. Channels not in compliance with the YouTube firearms policy will have the violative live stream removed or and may permanently or temporarily lose their ability to live. Okay, so yan ang mga langga. Copyright restriction your live stream or archive live stream gets copyright takedown. Your live stream matches any other copyrighted. Ayan, so wag. Yung ang mga nabanggit ko, ayun yung mga dapat ay tinitignan natin bago tayo mag-go live sa YouTube, ano, para hindi tayo ano, hindi naman tayo maapektuhan doon sa ano niya, sa kanyang mga restrictions, no, kasi mahirap din kapag magkaroon ng violation yung channel natin. Okay. So hanggang dito na lang muna yung updates natin mga labs. No, ako po muli ang inyong Dad West. I hope meron kayong natutunan dito sa mixing update natin. Okay, thank you for watching. Have a blessed day ahead of you. God bless us all and bye-bye.